Hi viewers! Nakakaranas ka ba ng pangangati sa bandang pitan? Naistorbo ka ba nito lalo na kapag gabi? Marahil mayroon kang pinworms. Ano ba ang pinworms? Ang isang pinworms o thread worm ay isang maliit, manipis, puting round worm, nematode na tinatawag na enterobius vermicularis na kung minsan ay nakatira sa colon at rectum ng tao. Ang mga pinworm ay may haba na katulad ng staple. If you wanna know more, just keep on watching and let's start. Ang impeksyon sa pinworm ay ang pinakaraniwang impeksyon sa bituka. Madalas itong nangyayari sa mga batang nasa edad na nag-aaral. Dahil sa karamihan sa mga batang nasa edad na nag-aaral na ay hindi gaanong masigasig sa paghuhugas ng kamay. Ang mga maliliit na bata ay madalas na nagsisiksikan sa isa't isa habang naglalaro na maaring dahilan para sila ay kapitan ng mga germs at bakterya. Maaari mong madaling i-ingest ang mga parasite na hindi mo alam. Pagkatapos ng paglunok, maaari silang maglakbay sa pamamagitan ng iyong digestive system at itabi ang kanilang mga itlog sa mga kulungan o sa mga ovary malapit sa iyong anus. Maaaring maging sanhi upang maranasan ang pagkasunog o ang mainit na pakiramdam o matinding kati sa paligid ng iyong anus o sa bandang puwitan. Ang ilang mga tao ay hindi nakakaranas ng anumang mga sintomas. Narito ang tatlong mga remedy sa bahay na maaari mong subukan gamutin ang iyong impeksyon sa pinworm. Hilaw na bawang. Ang bawang ay sinasabing pumapatay ng mga itlog ng pinworms at may iwasan ang mga babaeng pinworm mula sa paglalagay ng mas maraming itlog dahil ang female pinworms ay nangingitlog. Paano gamitin ang bawang bilang remedy? Pwede mo itong kainin o ilapat ito sa parte ng nangangating anus o ng bandang puwitan. Kung nais mong i-ingest ang bawang o kainin, balatan ito at ihalo ito sa kung anumang pagkain na gusto mong kainin katulad ng pasta o pwede mo itong ihalo sa iyong sandwich. Para makagawa ng paste na gawa sa bawang, magtaga lang ng ilang bawang at gilingin ang mga ito. Paghaluin ang paste ng bawang na may isang maliit na size ng petroleum jelly o iba pang mga pangunahing langis. Isawsaw ang isang malinis na cotton swab sa pinaghalong paste at ilapat ito sa iyong nangangating puwitan. Huwag gamitin kung mayroon kang sensitibong balat o allergy. Kung ang lugar ay may nasusunog na pang-amoy o kung mayroong sirang balat, almoranas o pamamaga sa lugar. Langis ng liyog. Ang coconut oil ay sinasabing mayroong mga katangian ng antibacterial at antiviral na maaari makatulong na malinis ang impeksyon sa pinworm. Ang paggamot na ito ay nangailangan ng 1-2 hakbang. Maaari mo siyang inumin 1 kutsarita ng purong langis ng liyog sa umaga. Bago ka matulog, kuskusin ang 1 maliit na dami ng langis ng liyog sa apektadong lugar. Mga hilaw na carrots. Ang pagkain ng 1 tasa ng hilaw, hiniwa ng maliliit na mga carrots, 2 beses bawat araw ay makakatulong sa iyong katawan na itulak ang mga bulate sa iyong bituka. Ito ay dahil ang carrot na mayaman sa fiber ay maaaring mapabuti ang pagtunaw at maitaguyod ang paggalaw ng bituka. Kung sa palagay mo na ikaw ang isang kakilala mo ay maaaring magkaroon ng impeksyon sa pinworm na mas malala, dapat mong laktawan ang mga remedy na nasabi at humingi ng agarang medikal na atensyon dahil nakakahawa ang mga pinworm at ang pagkaantala ng paggamot ay maaaring ilagay sa peligro ang mga nasa paligid mo. Kumonsulta sa iyong doktor kung ikaw ay nananatili ang mga sintomas ng pinworm sa iyong katawan, nakakaranas ka ng cramp ng tiyan, ang dugo ay naroroon sa iyong ihi o dumi. Maaring matukoy ng iyong doktor kung ano ang sanhi ng iyong mga sintomas at matukoy kung matagumpay mong na-clear ang impeksyon. Paano karaniwang ginagamot ang mga pinworm? Ang Pyrantel Pamuet ay nasa karamihan sa mga over-the-counter na panggamot para sa mga pinworm.
Ang fire ant ay safe at effective at ginagamit sa maraming uri ng intestinal worms. Ito ay ginamit simula noong mid-1970s. Ang fire ant fumoid ay ginagamit ng tao at maging ng mga hayop. Ito rin ay aprobado ng FDA para sa mga finworm infestations. Ang Firantel ay isang anti-worm medication na ginagamit sa paggamot ng mga roundworm, hookworm, pinworm at iba pang mga worm infections. Ang isa sa brand names ng Firantel Fumoid ay ang Nemix, isang antihelminthic o dewormer na ginagamit para gamutin ang mga intestinal roundworm, hookworm, stomach worm, parasites na maging sa tao o sa hayop. Kasama rito ang Reese's Pinworm Medicine at Pinex. Magamit din ang mga diresetang malalakas na gamot. Maaring magreseta ang iyong doktor ng 2 doses na paggamot ng ebendazole o albendazole upang matulungan kang malinis ang impeksyon. Ang 3 doses ng gamot ay karaniwang ibinibigay 2 linggo. Ang 2 doses ng gamot ay karaniwang ibinibigay 2 linggo pagkatapos ng 1 doses. Kakailanganin mo ring magsagawa ng mga pagsasaayos sa iyong personal na kalinisan at pangalaga sa bahay. Sundin ang mga tips na ito. Regular na hugasan ang iyong mga kamay, panatilihing maikli ang iyong mga kuko at pigilin ang pagkagat sa iyong mga kuko. Magsuot ng mga maluluwag na damit panloob. Hugasan ang iyong damit na panloob sa mainit na tubig araw-araw. Palitan ang iyong damit pantulog ng regular. Mag-mop o i-vacuum ang mga sahig at ilang mga bahagi ng bahay at sa sala. Hugasan din ang lahat ng mga linen at beddings sa mainit na tubig. Kung gumagamit ka ng isang remedy sa bahay at ang iyong mga sintomas ay hindi pa humuhupa sa loob ng ilang araw, dapat kang kumonsulta na sa iyong doktor. Kung naniniwala ka malinis ang iyong katawan at ang impeksyon ay nagpatuloy pa rin, dapat mo pa rin subaybayan o kailangan mo pa rin magpakonsulta sa iyong doktor upang matiyak na ang iyong kondisyon ay hindi nakakahawa. At kung gumagamit ka ng isang gamot na OTC o over-the-counter, ang iyong mga sintomas ay malamang na nawala sa loob ng 3 araw mula sa iyong unang doses, ang impeksyon ay tinuturing pa rin nakakahawa sa mga sumusunod na 3 linggo. Ito ay dahil ang anumang mga itlog na lumitaw ay maaring mapisa at higit na kumalat ang impeksyon. Dapat mong i-intake ang iyong gamot ng tama at tuloy-tuloy upang mapuksa ang mga pinworm. Hugasan mo rin ang iyong mga kamay bago mo hawakan ang iyong bibig. Maari mo rin isalang-alang ang pagpapanatili ng iyong mga kuko na maikli. Ang mga itlog ng pinworms ay maaring makulong sa ilalim ng iyong mga kuko. Maari mo i-ingest o makain ang mga ito sa ibang pagkakataon kung ang iyong mga kamay ay hindi hugasan ng maayos. Ang pagpapanatili ng iyong mga kuko na maikli ay maaaring makatulong na maiwasan ito. Matuto ng higit paanang tungkol sa mga impeksyon sa pinworm. Please don't forget to subscribe to our channel to become updated to our new videos.